Hello guys, this is Chris Tony at ang inyong lingkod. Magtuturo sa inyo kung paano manira o kung paano magbukas ng isang hard disk. So itong hard disk na to ay maliit lang siya, 2.5 size niya, kasi may 3.5 na pang desktop ito, pang laptop to. So be careful lang guys na buksan nyo to. Itong part na to is sa bottom part ng PCB. So saan makikita or located ang IC, SMD components, and EEPROM. So yung read-only memory located, dito mo makatatagpuan niya sa ilalim ito. So gagamit kayo ng anti-static glove, proper tools, and huwag niyo nga hawakan ang mga sensitive parts o components ito, para maiwasan natin yung static and matransfer yung mga yung dust. Kailangan dyan clean area talaga. So ito yung tinuturo ng pinopoint niya dito is yung contact point, sa kapag yung hindi siya nire-read ng computer software nyo, lumalabas ng icon is dito nyo titirahin niya. Lilinisin nyo tong contact point nito. Ito yung soft PCB, copper soft PCB, itong contact point. Linisin nyo lang ng cotton, konting-konting solvent lang para mawala lang yung oxidation. So na-oxidize siya kasi copper siya. So sa katagalan na i-stack din yan, nagkakaroon ng mag-contact. So ito yung IC na ESMPEEPROM. So ito yung part ng nagre-read and nagre-write, so from CD to sa top button, top part ng disk. So yan, isasara natin itong CD na to. So pinapakita ko lang sa inyo, itong screw na to, yung screw maliit lang yan, kasya na yan sa pambukas ng hard disk nyo. So ito guys, huwag nyo gagawin ito kung hindi naman necessary. Pagka may problema talaga yung hard drive at hindi binasa, try to resolve in software procedure. So pupunta kayo sa disk management, tingnan nyo kung ano yung problema talaga. So merong tayong ituturo doon, pag nakagawa na ako ng video dun sa software procedure. Ito yung plan B option nyo lang pagka kailangan talaga buksan yung hard disk nyo. So hardware problem na talaga na na-stack up yung disk sa katagalan, yun, i-open nito. Ito yung part na pinaka-sensitive sa ibabaw. So yan, i-open yan. So dapat yan naka-anti-static glove kayo. Itong disk na to, ano na to eh, medyo kasiraan na talaga, kaya hindi ko na ginawa yung mga procedure na yun. So for demonstration purposes ng itong video na to. So ayan yung disk niya, napakalinaw, para siyang micro disk lang siya. So napaka sensitive nito guys, huwag niyong hahawakan ng kamay niyo, malagyan ng dust, malagyan ng alikabok yan, so hindi na magre-read yan. Itong mahabang kamay nito, ito yung head niya, yan yung tinuturo niya, yung head. So head niya na pupunta doon sa disk, yan din yung na-stack up. So itong point na to is dapat nandiyan siya sa starting point base. So yan yung tinuturo niya, huwag niyong gagawing hawakan yan dahil magbabakat yung kamay niyo, hindi niyo na matatanggal yon. So kung pupunasan niyo yung solvent, lalo lang siyang lalala. So masisira yan na hindi niyo na babakap yung inyong data, magkakaroon kayo ng malaking problema. So regarding ayon sa stack up, pagka nag-stack kasi yan, hindi siya marireed dahil yung pinakakarayom niya, yung head niya ay ganyan ang magiging position. So ilalabas niyo yan by proceeding yon, gagamit kayo ng tools, ano lang yan, Allen wrench yata yan, o yung Allen. Tapos counterclockwise pagka papasok, clockwise pag palalabasin niya. So itutulak niyo yan palabas para bumalik siya sa dating position niya. So yun lang yung procedure niya pag stack up yung hard disk nyo. So yun yung hardware problem. So first, kailangan nyo i-backup yung data nyo bago nyo gawin itong procedure na to, kung marireed pa siya. Kung hindi na, magagamit kayo ng backup recovery data software, yung may bayad saka walang bayad. Bahala na kayong paano i-download yun. So meron tayong mga website na pwede pagkuhanan ng mga free software. So yung iba limited data lang, kaya medyo may kamahalan yun. Kung hindi makakrack yun, talagang mahirap magkaroon ng data recovery. So yan, nakakasira ng ulo yan pag nasira yung mga important data nyo.
Ito naman yung problem ng dish na to is yung clicking sound. So nagkakaroon siya ng clicking sound. So talagang total damage na yung dish na to dahil naitulak siya dun sa pinakadulo niya, nasira yung head. So ganyan ang komportamento ng head pagka hindi na siya makabasa. Kung papalitan to, medyo kamahalan, so mas may nabumili ng bago. So yung pag replacement nito masyadong mahal. Compared na sa pagbili ng bago, siguro mas mahihirapan pa rin gumawa and highly sensitive talaga pagka kinalas or disassemble nyo to. So mas mainam backup data muna, tapos gawin nyo kung ano mas nyo gawin sa disk. Yun, ganyan ang magiging condition yan. Kahit na magdamag nyong i-repair yan, hindi nagagana yan dahil nasira yung head. Yung pinakakarayong niya, so microscopic talaga, napakaliit. So pagka naputol yun or nagkaroon ng scratches, talagang hindi nababasahin. So yun guys, huwag nyong gagawin yan kung hindi naman necessary buksan, huwag nyong bubuksan. So mapapakinggan nyo naman, umikot yung disc, tapat nyo lang sa tenga nyo. With gloves siyempre para hindi kayo magkaroon ng static contact reaction sa balat. Ayan, kuklose na natin. Madali lang naman siyang i-close. So, napakadali niyang buksan pero mahirap niyang pag nasira na. Okay guys, thank you for watching and thank you very much.